Kamusta, Aries? Welcome to Laika Tarot. Alamin natin kung anong nangyayari ngayon na connected sa future. Unahin muna natin itong card kung ano ang dapat mong isipin o kaya ang dapat mong gawin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pinapakita ng card na ito na importante rin na gamitin mo yung feelings mo o yung puso mo sa sitwasyon. Hindi lang para sa happiness ng iba, kundi sa sarili mo rin na kaligayahan. At saka merong sitwasyon sa buhay mo na kailangan ng clarity, healing, at saka katotohanan. At saka, pahiwatig din itong card na ito na manindigan ka sa mga positibong pinaniniwalaan mo sa buhay. Meron kang kinakatakutan na gawin, pero itong gagawin mo ang mas magbibigay sa'yo ng magandang pananaw sa buhay. Magbubukas ng bagong pinto sa mga bagong matutuklasan mo at magugustuhan. Alamin pa natin yung ibang clarity gamit naman ng tarot cards. Knight of Pentacles, 4 of Pentacles, at 7 of Swords. Kahit dito sa mga cards na ito ay pinapakita na maingat ka sa mga decisions, lalo na pagdating sa financial. Kaya ganito na lang yung pagiging maingat mo kasi nakadalawang cards ka ni. Merong person na nanloko sa'yo or tingin mo lolokohin ka lang sa mga kinukwento niya or sinasabi niya sa iyo. Hindi ka nagtitiwala. Pero darating yung panahon na mababagalan ka sa takbo ng buhay mo at susugal ka. Magiging mabusisi at itong person na tingin mong mapanlin lang ay hindi mananaig. Ikaw yung makakatuklas na manloloko yung person. Ganun din ang ipinapahiwatig sa career. Napakasipag mo. At saka yung mga plano mo pang long term. Pinapahalagahan mo yung trabaho, negosyo na pinagsusumikapan mo. Kahit yung image mo ay pinoprotektahan mo, pero pinag-iingat ka ng mga cards na may mga taong lilinlangin ka at mag-ingat na hindi ikaw yung mapagbintangan. Dito masusubukan yung pagiging tapat mo sa trabaho mo or negosyo. Mas importante yung reputasyon mo kaysa sa karir mo or negosyo kasi mahirap yan anihin or maibalik. Para sa mga nasa relationship, feeling ng person mo nahanap niya na yung katapat niya. Ikaw yun. Ito naman yung additional card. 3 of Swords. Ibig sabihin nito, ang ilan sa inyo, meron kang emotional or physical pain na hanggang ngayon ay nararamdaman mo pa rin. Kahit napaliwanagan ka o kaya hindi napaliwanag sa iyo, dinaramdam mo pa rin ito. Kasi hindi naman simple yung nawala sa iyo. Gusto mo yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Pero hindi ito nagtagal. Kaya nasabi sa mga nasa relationship na nahanap na ng person mo yung katapat niya kasi nararamdaman ng person mo na ang ilan sa inyo hindi mo ipinaparamdam yung 100% na
mahal mo siya. Ang ilan nagkaroon kasi ng betrayal ang relasyon kaya naging malamig ka sa person mo. Ang ilang single naman, kung kailan kinikilala mo na yung potential person, bukod pala sa iyo, meron pa siyang ibang nililigawan or nagugustuhan. Kung tingin mo agrabyado ka sa sitwasyon, makukuha mo yung hustisya. The Justice, Seven of Cups, at the High Priestess. Good karma ang mangyayari sa iyo. At saka, gagantimpalaan ka ng universe na yung bang marami ka magiging choices. Kung ano yung magpapasaya sa iyo, may mga oportunidad na darating. Marami ka pang malalaman na sikreto patungkol sa person mo at pati na rin sa sarili. Sa mga pagkakataon ka mag-focus at saka didistansya ka na sa mga toxic na sitwasyon. Yung mga pinapangarap mong negosyo o kaya career ay ibibigay sa iyo. Kaya huwag mong gawing pangarap lang ito. Kailangan ng pag-aksyon. Kasi may magandang resulta sa financial. Meron kang itatanim na magiging maganda yung ani. Kumbaga, dahil sa pagsusumikap mo, maganda yung magiging takbo ng financial, tuloy-tuloy. May mga panahon na mahina, pero makakabawi ka rin. Kasi itong tatlong cards na ito positive sa financial. Sa career at saka sa negosyo. Para sa ilang single, alamin mo kung ano yung mga bagay na mapagkakasunduan nyo ng potential person. Medyo tagalan mo yung pagkilala sa kanya kasi iba-iba tayo ng gusto sa isang relasyon. Para malaman mo rin kung ano yung kayang i-offer ng person sa iyo. Naka-apat na cards ka na para sa honesty at saka clarity kung anong relasyon or connection ang gusto mo para sa bubuin na relasyon sa potential person. Ito naman yung additional card. Knight of Wands. Itong card na ito ay connected sa naunang card na dapat mong gawin or dapat mong isipin. Huwag mong katakutan yung sitwasyon or desisyon na makakapagpasaya sa iyo. Kasi yung kahilingan mo ay ma-achieve mo. Sa hindi mo inaasahan na pagkakataon or panahon. At saka palaban ka na din dito. Kung palaban ka na noon, mas magiging palaban ka na ngayon. Dahil sa alam mo na kung ano yung mga gusto mo at saka desisyon na mangyari. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, naiisip ng person mo kung magtatagal ba kayo. Kasi kahit dito sa mga cards, pinapakita na malamig ka sa person mo. Gusto niya na magkaroon kayo ng communication at saka yung mabalanse at yung maibalik ulit yung tiwala mo. Ito yung sinaunang alphabet, ang Urus, na nakabaliktad. Ito yung rune na nagsasabi na meron kang desisyon na dapat gawin pero hindi mo pa napagdidesisyonan. Wala pang final. At saka huwag mong hayaan na yung pag-uugali ng iba ang manaig kesa sa sarili mong desisyon. Wala namang mangyayaring masama sa iyo lalo na kung umiwas ka sa bully na person. Barkano, reverse. May ilang Aries na nag-aalala ka sa family mo na may sakit o kaya na aksidente. At kahit yung financial mo ay inaalala mo kasi kulang para makatulong. Sa ganitong sitwasyon, kailangan magtulungan at saka
hinay-hinay sa emosyon. Itong answers in reverse, naka tatlong words ka na sa panlilin lang. Merong elder person na magsasabi ng hindi totoo or magdadala ng problema sa pamilya. At itong bato na ito ang nagsasabi na kilalang kilala mo yung sarili mo. Ano man yung marinig mo sa ibang tao na negatibo, hindi ikaw yun. May mga fake news kasi na magaganap na ito yung ikakainit ng ulo mo, kaya naka tatlong words ka na para sa kalma. Mag-isip ka ng solusyon sa problems mo na hindi ka magiging agrabyado. At saka nakadalawang words ka na rin sa hinay-hinay sa desisyon. At saka kung may mali dun sa kapwa mo, tingnan mo din kung ano naman yung pagkukulang mo. Ito naman yung angel number mo. Six, six, six. Reevaluate your situation, question your assumptions, challenge your beliefs. Pareho lang din sa sinabi sa tarot cards na kailangan mong suriin yung sitwasyon na nangyayari sa iyo. Ibig sabihin talaga na sa negative na situation ang ilang Aries kasi kahit yung number mo 666. Gamitin mo yung kaalaman mo sa bawat sitwasyon para yung mga negatibo na nangyayari sa iyo ay hindi maging malaking problema. Warning na rin kasi yung number na yan, 666. Na para ma-ready mo yung sarili mo sa mga mangyayari. Two of Wands, King of Cups at Ace of Cups. Ayan nga talaga, kasi nga 'di ba? Sinabi na sa naunang cards na piliin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Pero may ilan na natatakot ka magdesisyon or piliin yung gusto mo. At saka nakadalawang words ka na rin kung mag-i-stay ka ba or magle-let go sa sitwasyon. Kahit dito sa mga cards na ito, pinapakita yung elder person na kailangan mas manaig yung respeto mo. Ito kasi yung magiging sagot para makamit mo yung kapayapaan sa isip at puso mo, yung alisin yung tampo or galit. Umiwas ka na lang kung yung usapin ay nagiging malalim na para hindi mo marinig yung mga bagay na ayaw mong marinig. Yung pagpapatawad dun sa person, yung paggalang mo, yan yung simula ng abundance, contentment, at saka mga bagong oportunidad na darating. Kasi magiging payapa na yung isip mo eh. Sa kalusugan naman ay blessed ka kasi itong tatlong cards na ito ay good health. Kung meron ka mang illness o kaya na-hospital ka, makakaiwas ka sa critical na kondisyon. Kakailanganin mo na lang magpagaling or magpalakas. Para sa ilang single, aamin ka na dun sa person na nagugustuhan mo. Itong Four of Cups ang nagbibigay ng payo sa'yo na magkaroon ng patience sa pagkamit mo ng mga pangarap mo sa buhay. May mga delay o kaya may ibang rason kung bakit hindi pa dumarating yung success sa buhay mo, yung resulta ng mga decision mo. Kasi ang magpapatunay dyan, yung mga taong nagtagumpay na dahil sa pagtsatsaga, patience, nakamit nila yung magandang reward na pangmatagalan.
ganun din sa iyo kaya ipagpatuloy mo yung plano mo sa buhay. Sa mga single, sa pag-amin mo sa potential person na gusto mo siya, medyo matatagalan yung pag-amin din niya na gusto ka rin niya. Sa mga nasa relationship naman, nakatatlong cards na yung person mo ay seseryosohin niya na yung relasyon niyo. Good times or bad times o kaya ups and downs ng buhay niyo, gusto niya, ikaw yung kasama niya ng panghabang buhay. Scorpio, Capricorn, Cancer, Gemini, Virgo, Pisces, Leo, Taurus, at Sagittarius. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. A, N, E, R, P, Z.